Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Kumalat ngayon ang balitang sinaksak ni Kuting ng Norte ang kanyang asawa na si Lisa Smacks sa gitna ng isang mainit na pagtatalo. Ayon sa hindi kumpirmadong ulat, naganap umano ang insidente sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sinasabing nagtamuraw si Lisa ng matinding sugat at kaagad na isinugod sa hospital. Ayon pa sa mga sabi-sabi, tila matagal nang may hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa. May mga balita rin na nagsasabing ito ay dulot na personal na alitan at hindi pagkakasundo sa ilang bagay. Samantala, maraming nag-aabang sa anumang pahayag mula sa kampo ng pamilyang Kuting upang linawin ang issue. Ilang netizen ang nagpahayag ng pagkabahala sa di umano'y insidente at nanawagan para sa katanungan. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon o anonsyo mula sa mga kinauukulan sa isyong ito. Maraming Pilipino ang nagulat at tila hindi makapaniwala sa balitang ito. Sa ngayon nga ay talagang hindi malaman dahil talagang nasisiraan na nga ng bait itong si Kuting ng Norte na ito dahil nga sa mga issue at mga alita na ginawa nilang mag-asawa, lalong-lalo na nang mahuli ni Kuting ng Norte ang kanyang asawa na may kalaguyo. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Na nagbebenta ng drugs, yung mga sindikato, possible. Pero yung, kasi sis, in a way, kilala ko yung owners. Hindi nila gagawin. Maliit for them yan. Maliit for them. In oo, fairness with them. Marilo lang. Oo. So, pero why they allow? So, at saka, well, sis, it's not allow. It's not allowing eh. They cannot control. You know okay. What I mean? Parang, for me, I'm not defending the, sabi ko kasi, galit sila, pero yun, I'm just speaking the truth. Kasi sasabihin ko naman kung ano yung opinion ko, di ba? Parang ikaw oo, din. Oo, oo. So sa akin, ayun, hindi ako naniniwala na yung gawain nyo ng owners. Naniniwala ako na penetrate ng sindikato na nagbebenta ng mga drugs inside yung mga tao doon. May commission kayo, may. Kapag ginawa nyo to, may makukuha kayong ganon. For sure, like, para makarating sa'yo yan, ako sure ako, hindi okay. Yan nakarating sa owner. So kasi kung may ganyang problema, aayusin yan ng owners. Kasi definitely they know their social media. For sure, ang kasabwat dyan yung mga sa management, hindi yung owners. Ang naniniwala ako dyan. So dapat yan ang i-check ng mga owner ng clubs. No, in kasi the first place. Kasi nasisira rin sila. Mm-mm. Sister, in the first place, dapat i-raid yung club na yan. Yes, yes. Kasi the fact na nagbubuffet sila ng pulburon, may mga yes. Spikes sila. Ayun na nga, sindikato, diba? Sila. Oo. Sindikato. Yeah. Somehow, you know, maybe you're right. Okay, maybe you're right kasi sabi mo nga yeah. Somehow you're right, nakakilala mo yung owner na yun. Pero yeah. Well, that's your opinion dahil yun yung pagkakilala yeah. mo sa tao. Ako mm-hmm. bilang isang outsider, you know, parang sa akin kasi as a bar owner, kung ako yung manager o ako yung may-ari, kung matino ako may-ari ng business, I will make sure na yung aking mga customers ay hindi napapahamak. And this is okay. Not only one incident, 'di ba? Mm. So, tama ka din na maaaring wala kang alam yung owner at maaaring hindi nire-report. At modus mismo ng mga taong bangag na nandoon. Pero kasi yes. Sis, ano eh, I'm sorry but I will disagree. It's okay. Kasi ganito yan. Oo. Oh, pero kasi ganito yan. Kung inaallow ng owner, alam niya, di ba, na nagbubuffet. Would you agree na alam ng owner na nagbubuffet sila ng pulburon? Alam, di ba? Oo, for sure. Sis, sabi ko kasi okay. Lantaran, di ba? Okay. So kung lantaran, kung inaallow ng owner na masira ang kinabukasan ng mga bata o matanda o nagbaviolate sila ng law in front of people, yung mga customers doon, so possibly din, may porsyento din, siguro na maaaring alam nila yung mga ginagawang modus doon na pag-drug yung you know, pinapatulog yung mga customers doon tapos sinanakawan, parang pinababayaan lang nila, no? Pwede rin ganun. That's my opinion.
Yeah, pwede rin sis na galit sila dun sa tao. Pero tama din. Tama ka rin na maaaring wala silang alam. Let's give them the benefit of the doubt. Yeah. Meron din isa sis. Yung kasi, you know, in a way, alam mo naman pag ugaling addict yung ibang tao, baka pinagtripan. Alam mo yung, pagtripan well, natin ito, mayabang, di ba? Addict. Pwede rin. Pero kasi kung responsible owner ka ng isang club, yeah, for sure may CCTV yan in all corners. Right? Yes. So kung may CCTV yan, at may, kasi nagreklamo itong nawala ng ano, Rolex eh. So, nagreklamo siya. Yes, nagreklamo eh. Okay. So walang nagawa yung bar owner. Parang inignore lang. Parang, mag-report ka. May police report. Okay. Okay? Pero walang nagawa ang police. Wala rin nagawa. According to my source, walang nagawa. Kaya nga sabi ko, ito yung ginagawa, kung ito yung nangyayari sa isang bar, dalawang bar, tatlong bar, sa Pilipinas, how can you attract tourista? Tourism. Exactly. Diba? How can you attract tourists? Diba? Mm. Kung may ganitong sistema na, diba, mayroong mga nananakawan. Kasi ako, ngayon nananawagan ako sa mga balikbayan, kasi alam mo naman tayo mga balikbayan, yung mga anak natin na, lalo na pag galing ng Europa, Japan, yung mga rich country, they can afford yung mga, may entrance pa daw yung mga bar na yan, 1,000, 1,500, 2,000 ba, mga ganyan. How much is 1,500 sa US dollar? That's like 20, 25. Mm-hmm. Diba? Afford yan. Kahit nagtatrabaho lang ang isang balikbayan sa fast food chain dito, kahit nga siya ay, kahit ano, ordinaryong trabaho niya, pwede siyang maka-afford na mag-bar sa Pilipinas ng $20, $30, $40. Barya lang yan sa kanila. My point is, kung ganitong klaseng sistema ngayon na nangyayari sa Pilipinas, we talk about that bars na hinahayaan, nagreklamo na, nag-police report na, wala pa rin aksyon. Di ba? So, mali yun. Mali. Ikaw ba may nakita kang CCTV sa bar na yun? I don't know kasi kung parehong bar tinutukoy natin. May CCTV, right? Lahat ng bar nila sis may CCTV. Dapat sa panahon ngayon, kahit na sa mass quarters area ngayon, di ba? Sa lahat, kahit sa bundok, nakaka-CCTV na yung mga tao. Yeah. Oo, dapat lahat si meron sila. So if ganon tapos walang nangyari, you know, mali na 'yon talaga. May kalokohan talaga. Doon masasabi, tama ka doon sis. I agree with you with that na kung hindi nila wala silang nagawa tapos wala silang ginawang aksyon with the victim. Kadami sila doon. Dami sila doon. Kasabot sila. Kaya na. Pero kung may ginawa kasi sila, dapat may gawin sila with what happened. Yeah, kasi yung nag-message sa akin, natakot na sila na ayaw na nilang bumalik doon dahil binato sila ng tableta. I don't know what tablet was that. So anyway, pinakita ko na yung picture doon sa nakaraang vlog ko. Yeah. So eto yung bakit nangyayari ito. Walang NBI, walang police, walang DILG na gustong mag-raid. Kasi nga, sabi mo nga, alam ng may-ari na naglalatag sila ng ipinagbabawal na pulburon. So, sabi ko, posible din na alam ng may-ari yung mga modus na ito. But anyway, you are just speaking sa pagkakilala mo sa may-ari. Hindi ko lang alam kung ako magkapareho tayo ng bar. Pero ang impact nito ay nasa tourism. At kung naapektuhan ang ating turismo, maapektuhan din yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga tourism sector. Kasi kung walang papasok na turista, wala silang kita. Pero ang gobyernong ito, they don't care. Wala silang pakialam. Kasi ang ginagawa nila, di ba? Ang ginagawa nila, talagang mangbenga lang, magpulburon lang. Which is really sad. At dami-dami mga issue sa ating bayan na nakakalungkot, sis. Grabe. Oo naman, sis. Yun nga pa ulit-ulit, pati ngayong kaso ni Tambi. I know. Ni Teletubbies. I know, sabi ni ni Earth 1758, noon walang CCTV ang bars. Recently na lang kasi may batas na naguutos na maglagay ng CCTV. Tama ka dyan, Earth. May batas talaga. Kaya nga sabi ni Cathy B, aking sister, may CCTV siyang napansin. By the way, ang dami kong nabasa na tinatag daw ng bala yung bahay ni Robin Padilla. So maaaring totoo. Basahin natin na mamaya pa lang nga. Yes. Sige, sis, basta ka ng comment habang nagbabasa ako, maghanap ako ng article. Yes, sabi nila,
Ang hirap maging OFW, sabi ni Korean Lifestyle. Sana hindi na maranasan ng mga anak ko o apo ko maging OFW. Totoo yan. Kasi ang hirap pong malayo sa inyong pamilya. Ang sakit po niyan. Madam Hardy, I fully agree sa tourism aspect and direct negative impact niyan. Hi. Yeah. No, tamba. Sabi ko nga sis, di ba? Parang sana makuha natin yung ano, safety ng Japan and ng Singapore. Yeah. Alam mo yun, or ang ganda nun, kasi pag ganun yung mangyari sa atin, ang ganda, ang dami pupunta sa ating turista, ang ganda pa naman ng mga beach resort natin, ang dagat natin sa Pilipinas, at ang ating pagkain, we are like, mas masarap pa mga pagkain natin actually sa ibang bansa, hindi lang tayo naman market property. Yan. That's true. That's true. Kasi talagang malungkot dahil nga, well, sa airport pa lang, sister. Sa airport pa lang, may mga mandurukot na. Sa airport pa lang, kung ano-ano mga kinukulang mga gamit ng mga, what you call it, OFW, at syempre ng mga turista natin. So, it's really sad. May nag-comment sis, Your Honor, movie po yung kay Senator Robin. Movie lang daw. So, hindi namin masagot kasi hindi kami. Merong isang nag-comment din, Ronald Vicente, anong masasabi sa pagbaliktad ni Wiri Revillame? Wala po kaming alam pa so far. No, I have vlog. I have 11-minute vlog. I talk about it. Oh, okay. No, I don't think palanga. I'm not campaigning for him. I will la comment. No, nag-independent siya. I don't think nagbaliktad siya. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng itataas ni Pangulong Duterte ay iboboto nyo. You have to study kung ano yung impact, ano yung significance na ginawa nila sa kanilang mga field. Kung sa katulad ni Willy, sabi ko nga, bagong mukha siya. Pero hindi ko siya, I'm not campaigning. Ah, gusto ko siyang bigyan ng chance. Kasi mayaman na siya. Sana hindi siya magnakaw pag nakaupo na siya. And being independent, hindi ibig sabihin na nag-traitor ka. Ang sabi niya sa interview niya, nagingi siya ng basbas kay Inday. Sabi daw ni Inday, good luck. Ang sabi naman niya, humingi siya ng, nagpasabi daw siya dito sa yaya ni Bangag, na sabihin kay Bangag na tatakbo siya, da-da-da-da-da. Pero ako, sa akin, hindi ako mag-agree doon. Maybe, may pwede rin umaasa siya na ma-adapt siya ng gobyerno ni Bangag. Yeah. Or I don't know. Yeah. We don't know. We can only ano, speculate. Mm-hmm. Pero sabi ko nga sis, wag lang niyang sabihin na si Bangag, katulad ni Manny Pacquiao, na ang ekonomiya ay number one. Huwag niya lang sabihin na matino si Bangag kasi dyan tayo magkakatalo. Talagang bubodjakin natin siya. Nako, utang na loob. Diba? Oo. As in. Sa akin naman, kung tatakbo kang independent, takbo ka lang ng independent. Hindi ka kailangan magpaalam. Ganun ang ginawa ni Attorney Vic eh. Yun kasi tinanong ko, paano yun? Para nag-decide lang. Kumingi siya ng mga advice, di ba sis? Nagtatanong siya. Pero tumakbo siya on his own free will. Hindi niya parang kailangan. In fairness, kay Willie, ganun din siya naman. Parang nangingi lang. Hindi naman siya siguro na parang in-inform lang yan. In fairness, hindi ko siya pinagtatanggol. Parang hindi ko pa kasi napanood yung iba niyang interview, yung short lang na nagbigay daw siya ng abiso. I think it's the same thing kay Attorney Vic na humihingi siya ng opinion, like PRRD, kung tatakbo ba siya or hindi. So, and we as his friends, di ba, nagbibigay din tayo ng opinion dito na go for it, tumakbo ka dahil kaysa naman ang maupo, mga bangag, di ba? Correct. Eh, sis, ganun talaga. Sabi ni LDS Lanao, Willy Revillame is playing safe. No vote for him. O, yan sabi ni Palanga. Sabi ko ako na, ay, ang cute naman yan. Mm-hmm. Ang cute naman ang iyong baby din. Doll. Say hi. Oh, hi. Ano pa wala nang bata. Yuki, hello. Yuki, oh my God. Sobrang cute. Yeah. Oh my God, that's how something like. Oo nga, kasi namumulit sis. Sis, baka biglang magsalita yan, magtakbuhan. Oo nga, sabi yan, lumayos kayo dyan. Anyway. Sige, magbasa tayo ng comment. Yeah, sabi ni Frostmourne, at kung nagpapatuloy yung ganyang pangyayari, meaning mas malaki ang kita dyan to compromise. Yeah, masahin natin. Oh, may mga point naman. Sabi ni LA, play safe si Willy Revillame. Yan naman ang tingin ko sa kanya. Ayaw niya manindigan talaga if saan siya. Di gaya nila Attorney Vic Marcoleta. Tama ka din doon, Palanga. Tama ka doon. Yes. So kaya nga sabi ko baka umaasa siya na i-adapt siya. Ako, I'm not campaigning. Hindi ko siya kinakampanya. Yes, ang sa akin lang, if you can give a chance,
yung mga bagong mukha. Kung gagawin niya yung pangako niya, eh, di mabuti, pero tama din ang inyong observation. Kasi kung talagang manindigan ka, nandoon ka doon sa maisog party, maisog rally, peaceful rally, ipinakita mo na sinusuportahan mo yung Duterte, manindigan ka. Diba? Yun naman ang sinabi ko sa vlog ko eh. Yeah, kaya nga tanong ko sis, ba't siya nagpaalam sa kina BBM? BBM ba siya? Di ba Duterte siya, alam ko? Ang alam ko, ang sabi niya, nagpasabi daw siya doon sa yaya ni Bangag. Ang tawag ko doon yaya, yung hawi girl ni Bangag, di natin pangalanan yung syonget na yun, tagahawi ni Bangag, nagpaalam daw siya na, oy, pakisabi naman kay Bangag, natatakbo ako. Yun na nga, alam mo, good point yun. Kaya hindi, two heads, two heads are better than one. Yeah, Kasi sis, magsasabi ka lang pag ako kasi ako again and again sabi ko kasi tatakbo lang kung talaga open ang aking decision is to run independently on my own. Hindi ako tinitingnan ko na advice like kuno ikaw tatawag ka sis sa tingin mo tatakbo ako. Do you think I can? What do you think? Will you support me? Actually sabi ko nga pa lang da behind the scenes sabi ko kay Cathy, tumakbo ka kaya? Tumakbo kang Miss Universe. Tumakbo kang Miss Universe. Ako, tumakbo ako sa gym sa kanina. Nag-treadmill ako. Sabi ni Elle, boy, parang double agenda si Willie. Possibly, palangga. Ako, sis, opinion ko 100% na gusto niya na ano. That's your opinion. Dalawang opinion ko talaga. Namamangka sa dalawang ilog, parang si Amy ba? Yes. Namamangka sa dalawang ilog. Yeah. So that's why the voter should be... Yeah. Sorry, sis. Go ahead. Yeah, the voter should really, really think about it. Yeah, go ahead, sis. Yeah, kasi nga, di ba, parang sa akin, ang alam ko kasi Duterte siya, di ba? So, ba't siya kung Duterte siya, kay Duterte siya magsabi. Ba't siya kailangan pumunta ulit kay BBM? So, it means, nakikiramdam siya kung tatanggapin siya sa partido ng isa, you know? That's true. Doon siya tama ka doon. Siyempre, it's a big amount of money, eh, di ba? Tama yung observation. Ako naman kasi kanina may vlog ako sa kanya. Ayoko naman siyang boldjakin kasi sabi ko nga, wala pa naman siyang nananakaw sa kaban ng bayan. Yeah. But you guys, your observation, talagang tama yung observation. Para sa akin, tama yon. Pero bago natin ituloy ang inyong mga observation, magpasalamat tayo kay Jonel Cuano, Gifted One, Boldjak TV Membership. Thank you naman palangga. At syempre, ayan, may donate sis. Sabi ni Jonel, Miss Marlica at Miss Cathy Binag, napakasarap panoorin ang mga ginagawa niyo. Keep it up. And more videos, sana meet ko si Miss Cathy Binag. Single ka ba, Miss Cathy? Kasi sana mabasa mo. Sagutin mo yan. Let's talk about love life. Are you single? Kasi nakakapagod minsan ang politika palangga. Pag-usapan natin ang pag-ibig. Single ba? Single ako, sis. Single ako. Kasi nung nahiwalay ako. Okay. Single ako now. One and a half year na single ang aking kaibigan. Yes. And I'm happy. Peaceful. looking ba? Looking for someone? Di naman. No, I'm not. Darating naman. Well, when I pray, kasi dati yung prayer ko, sis, diba? Pag nagdarasal tayo, Lord, ibigay mo naman sa akin yung ganito, yung ganyan. Please, bigay mo sila. Ang prayer ko ngayon, I think if you really surrender yourself to God, you trust Him a lot. Yung parang, yung tiwala mo buong-buo na. Ang prayer ko lang is, Lord, if you're going to give me a person for me, gusto ko na pong ikasal. Pero kung hindi po, at sa tingin nyo, mas peaceful yung buhay ko na ako, kasama ko yung mga anak ko, okay na din po. Alam nyo yun? Nice. Iba eh. Ganun lang. Diba? Iba yung peace Kasi you know, you have peace of mind. At your age, at our age right now, medyo lamang lang ako ng konting paligo sa'yo. I mean, lamang sa edad. Pero sa alindog, ayoko din naman magpakabog, kaya nga gumamit ako ng iyong skincare. And thank you so much. Well, I mean, you're right. You know, yung jowa kasi, if you're single, basta ganitong edad, hindi yan hinahanap eh. Dumarating yan eh. Pwede mong mahanap yan sa coffee shop. Pwede mong mahanap sa Manila Hotel. Na may may nakakilala ka, 'di ba? Pwedeng ganoon. Pwede mo na-promote ka. Oh my god, nag-slow ako doon. Chuing. Bigla akong gumawa. Oo, 'di ba? Oo. Pwede mo makilala sa
peaceful rally. You know what I mean? Mm-hmm. So hindi yun hinahanap. Bigla-bigla na lang dumari. You'll never know. Yes. Diba? Ay, naku, masarap papag-usapan ng ano, ang pag-ibig. Gusto nyo ba, mga palangga, minsan sa session namin about pag-ibig? Advice. Or we talk about love and sex. How about that? Uh-oh. Maganda rin pag-usapan yon. Diba? Sex talaga. O, diba? Sex or chocolate daw. O, sige, tatanungin kita. Total, we have 10 minutes. Nahubaran na pala ako. Parang sex na talaga yung pag-uusapan natin. Diba? Na talaga. Ako lang sisi. Parang pag nakikipag-uusap ako sa'yo, nasa bahay lang ako na, you know, nakaganyan. So, okay. Yeah, same with me. Okay, diba? Let's talk about sex or chocolate. Making love. Hindi ako chocolate eh. Pangit kasi yung word na ano eh. You know, huwag nga natin bagitin yun. Diba? Hindi kasi, make love or chocolate. Literally kasi, I don't do sex. I make love. Kasi I do it when I love the person. Yun yun. Yes. Of course. Diba? Parang, hindi ako nag-one night stand eh. Hindi lang akong ganyan. Hindi ko kaya. May kakilala ako na ano na norong-rampa sa bato-bato, inamin niyang nag-one night stand siya. Sa bato-bato, sis? Sugat-sugat! No, di ba? Mga palangga, may kakilala ako. Well, yung asawa ni Kilay, inamin naman niya. May video siya na inamin niya na nag-one night stand siya. Well, diba? May kaibigan din naman ako. Pero may kaibigan din naman ako lumuluhod sa ano eh, sa beach, sa sand. Yeah, ako ang tanong ko, ibalik mo sa akin yung tanong na yon. Sige, ikaw. Making love or chocolate? Pero feeling ko chocolate ka. Hindi. No. Isabay. Pwede naman yan. Actually, nangyari na yan sa buhay ko, no? Palangga, shout out. Nangyari na yan sa buhay ko, no? Habang nagdaganon, kumakain ako ng chocolate, why not? Why? kasi diba? Love na lang. Diba kinento ko si sis, favorite ko nga na chocolate, isa lang, yung Ferrero Rocher na cappuccino na wala pa. I know, diba? I promise you, ha, na maghahanap ako na hindi pa ako makahanti. Kaya maghanap tayo wala mamaya. Wala na sis, ano, wala na. I like that eh. May chocolate yung sa loob, may liquid. Baka ano na yan, initinanggal na nila sa... Nawala na sis. Oo, sa market. So, macadamia nut na lang ako ng, ano, ng Meiji. Ayaw, mas... Naku, dapat pala pinadala ka ta kay ano, kay shoutout kay Remy. Pero weird sis, you know what I'm eating there? Ay, Remy, nanonood ka? Macadamia. Meiji from Japan. Yan ang pinapadala niya sa akin. Talaga pinupurgan niya ako ng chocolates from Japan. Kasi alam niyang Addictus Benedictus ako dyan. Mm. Alright. So mag-comment tayo. Si Cotton Finn, nag-agree siya sa'yo, sis. I don't know kung anong in-agree niya. Yeah. Alright. Ano yan, Cotton Finn, ang in-agree mo palangga? Correct. Yeah. Then, ano sabi, to? Sabi ni Frost Morn, sa damuhan. Ha, 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 ha. Palangga, yung mga damuhan, pampelikula yun eh. Oh, hilaan sa damuhan. Pero may story, may alam din akong story ng damuhan. Sa ano Italy yun? Pa nangyari yun. Isang kaibigan ko. Ano to? Artista? Paano? Sige, gusto kong mag-usapan niya. Ibulong mo mamaya yung pangalan. Paano? Nag-chervan sa damuhan? Isa,